Kamusta kaibigan? It's JPDN TV. Tuloy pa rin ang ating journey dito sa Siargao. Welcome back guys to my YouTube channel. Ika-apat na bahagi na ito ng aking vlog. Sa video na ito ay pupunta tayo sa Dapa. As you can see, papunta na ako doon. At saktong-sakto maganda ang tempo ng panahon. At so ayun, nakarating na tayo sa Dapa. Malapit na tayong makarating sa pupuntahan kong lugar. Grabe ang dumi ng paako. Nagtrabaho kasi ako guys para kumita ko ng pera ngayong summer. Nadumihan man ako pero malinis naman yung kinita kong pera, alright. So nandito na tayo sa tinutukoy kong lugar. Meron kasi akong Babil Hina School Supplies na para sa akin at para sa maliit kong kapatid dito sa National Bookstore sa Dapa. Gagamitin ko yung perang kinita ko sa trabaho. Grabe, nahirapan ako sa pagpili ng gamit kasi ang dami. Yung feeling na gusto mong bilhin lahat kaso di mo magawa. Decision making talaga kung bibili ka para madali lang. Pero at the end, nakabili naman ako. Puro art supplies na related sa kurso ko ang binili ko. Sa kapatid ko pang preschool ng mga gamit. Dito naman tayo sa Pure Gold, katabi lang ng National Bookstore. Susubukan kong bumili dito na ako lang mag-isa. So ayun na nga, iniwan ko yung bag ko at kumuha na ako ng basket para meron naman akong lalagyan ang bibilhin ko. Ang bibilhin ko lamang dito yung palagi kong ginagamit araw-araw. Like mga necessary items, kagaya ng shampoo, sabon, toothpaste, kahit ano pa, basta budgetin mo lang yung perang dala mo. Goods na. Dito, sinubukan kong alamin kung magkano ang presyo ng bibilhin ko. High-tech na, di mo na kailangan magtanong sa staff. So ayun nga, nilagay ko na yung mga binili kong mga items sa counter. Medyo marami rin ang nabili ko. Almost 600 pesos ang nagasto kong pera. Pagkatapos nun ay lumabas na ako para bumili naman ng pagkain kasi gutom na ako. Hindi pa ako nag-almusal. Nanginginig na yung kamay ko sa gutom kaya kakain na ako. Hindi muna ako nag-video, kumain muna ako. Focus muna ako sa pagkain kasi gutom na talaga. Pagkatapos kong mag-almusal, bumiyahe muna ako 30 minutes away from Pure Gold. Bibili ako ulit ng pasalubong sa mga kapatid kong maliliit. Sabi ng mga kapatid kong maliliit, kuya, bilhan mo naman ako ng pasalubong, kaya tutuparin ko yan. Dahil may pera ako, susundin ko yan. Pagkatapos kong bumili, kumain mo na ako, alright. Sa Aventinos, sa Dapa pa rin. Nag-request ako sa kanila na puro cheese lang yung inilagay, kaya tinupad nila. Kakain ng snack, kaya mukbang na this. Pagkatapos kung kumain, pupunta naman tayo sa GL guys. Yes guys, sa GL, General Luna. Dito pa rin sa Siargao. Almost 1 hour lang ang biyahe, depende siguro sa takbo ng sasakyan nyo. At nung makarating na ako, wow, ang ganda sa mata. Bad timing nga lamang kasi low tide. Pero okay lang, sulit pa rin ang view. Alam nyo ba guys, napupuntahan ko rin yung pinakasikat na puntahan ng mga turista dito sa GL. The surfing capital of the Philippines. Dito sa Cloud 9. Yes guys, dito sa Cloud 9. Ang entrance fee is 100 pesos lang. Maraming mga turista ang pumupunta dito. Mapa social media influencer or foreigners. Pwede mong dalhin yung pamilya mo dito, jowa mo or kaibigan mo. Pwede kayong mag-snack dito, mag-inuman with friends, mag-hire ng surfing instructor kung gusto mong mag-surfing-surfing dito sa Cloud 9, mag-picture-picture dito sa boardwalk. Napakasayang talaga guys kasi low tide. Pero kahit papaano, maganda pa rin naman. Sulit pa rin ang 100 pesos na entrance. Kaya ano pang hinihintay nyo, pumunta na kayo dito at mag-enjoy. Tapos kung pumunta sa Cloud 9 ay pumunta naman ako sa sikat na tulay dito sa Siargao. Alam ko na alam mo na yon. Ang Katangnan Bridge. Also known to its popular name, Apam Bridge. Maraming tao dito ang bumibisita kapag alas 3 na ng hapon. Pero sa mga oras na iyon ay wala pa. Kumbaga dumaan lang ako. Dahil ang pake ko talaga is bumili ng pasalubong. Pero na-enjoy ko pa rin. Meron pa itong part 4 so abangan nyo. Adios!